Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon, darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan, sila'y magyayayaan, tayo na sa Panginoon, hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya, ako man ay pupunta roon, maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10-10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob, kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Etiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasiya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang suma sa inyo," sabi niya, "sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tuesday na naman, kaya halina, mag-reflect po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng St. Joseph Parish sa Diocese of Paranaque. Ngayong araw pong ito, September 28, ating pinagdiriwang ang kapistahan ng unang Pilipinong santo, si San Lorenzo Ruiz de Manila at ang kanyang mga kasamang mga martir. Mga kapatid, ngayong taon pinagdiriwang natin yung 500 years of Christianity. At isa sa mga sineselebrate natin ay ang mga santo, ang mga banal ng ating pananampalataya. Tinatagurian nating hindi lang basta banal kundi bayani din. At mga kapatid, marami po nagsasabi itong si San Lorenzo Ruiz. Siya po ay isang accidental saint. Nagkataon lang na siya ay naging santo. At kung babalikan natin ang kwento, oo nga no, parang nagkataon lang. Aba, una sa lahat, nakita natin si San Lorenzo Ruiz ay nagkataon lang, kaya lang naman siya nakapunta sa Japan, sa misyon kasama naman Dominicano, dahil merong akusasyon sa kanya ng krimen. Kaya sumama siya doon sa mga Dominican sa kanilang misyon sa Japan. Nagkataon lang. Yun, pagdating nila sa Japan, nahuli sila kagad, nagkataon lang din. Aba, kahit naman yung sakripisyo at yung pinagdaanan niyang hirap, torture, lahat ng mga sakit na kanyang dinaanan, abay, pwede namang hindi mangyari yun, nagkataon lang. Kahit yung kanyang kamatayan nagkataon lang. Pero mapatitandaan natin ito, para sa Diyos, walang nagkataon lang. Para sa Diyos, walang aksidente. May dahilan ng lahat. At may dahilan bakit si San Lorenzo Ruiz, yung ating unang Pilipinong santo. Sapagkat mapatid sa kwento niya,
may matututunan tayo tungkol sa kabanalan. At ito yung gusto natin pagnilayan sa araw na ito. Aba, ang ilan na ba santo natin mga Pilipino? Ilan na ba yung Pilipinong santo? Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, alam ko may pending pang iba. Pero sa ibang bansa, ang dami-dami nilang santo. Bakit tayo dito sa Pilipinas, tayo yung sinasabing first country in Asia na Kristiyano, tayo yung largest country in Asia na Kristiyano, pero santo natin dadalawa lang. Baka pwede pa nating dagdagan at magandang pangarapin natin na maging banal, maging santo. At ito ang matututunan natin, tatlong every, madaling tandaan. Pwede tayo maging banal, pwede tayo maging santo. Sapagkat, una, ang pagiging banal is for everyone. Para sa lahat. Inisip kasi natin, kabanalan ay para lang kila father, para lang kila sister, kila brother, para lang sila sa simbahan. Hindi po. Ang kabanalan po ay para sa lahat. A universal call to holiness. Si San Lorenzo Ruiz, kung tutusin, pansinin nyo, hindi naman siya pare. Like ko po siya. May pamilya po siya. Aba, sabi daw po, hindi naman daw po siya purong Filipino. May halo na ibang dugo. At nakita naman natin, tinawag pa rin naman siya maging santo. Sapagkat ang kabanalan po ay para sa lahat. Isa pa, San Lorenzo Ruiz, lalaki. Aba, pag tinignan mo simbahan minsan, no? Nasaan yung mga lalaki sa simbahan, no? Bibihira. Mas marami ang kababaihan. Ang kabanalan ay para sa lahat. Hindi lamang po sa ilan. Kaya po, dapat na ma-appreciate natin itong tawag na ito. The universal call to holiness. Holiness is for everyone. Pangalawa, hindi lang po holiness is for everyone, ang kabanalan ay para sa lahat, kundi ang kabanalan po ay ginagawa everywhere, kahit saan. Hindi lang po sa simbahan nakikita at ginagawa ang kabanalan, kundi sa lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon, lahat ng lugar. Mapatid, sabi nga po, ang pinakamahalagang bahagi daw po ng misa, hindi, not much of the homily, hindi masyado, syempre, andun naman yung consecration at ang komunyon. Pero pinakapaalatandaan daw na nagsimba ka, saan makikita? Pag-uwi mo ng simbahan. Doon makikita, pag-exit mo ng pinto, ano ang epekto ng sakramentong tinanggap natin. Mapatid, ibig sabihin ng kabanalan, ay sa lahat ng lugar, sa tahanan, sa bayan, sa trabaho, sa eskwelahan, ay kahit po sa online, pwede nating ihasik ang binhi ng kabanalan. Holiness is everywhere. Pangatlo at panghuling tatak o palatandaan natin, ang kabanalan po ay ginagawa sa lahat ng panahon. Holiness is done every time. Di lang every day ha, every time. Sa bawat oras, sa bawat panahon na binigay sa atin ng Panginoon, tahaki natin ang kabanalan. Ang kabanalan, hindi lang yan kapag ihahagis ka na sa ilog, sisilabang ka ng buhay, pahihirapan ka. Hindi lang yun. Aba, kahit po sa panahon ng saya, sa panahon ng pagtatrabaho, kahit po sa panahon ng pananahimik, ito po ay panahon ng kabanalan. Tandaan natin, holiness is faithfulness. Kung gusto mong maging banal, maging faithful ka, maging tapat ka. Pwede itong gawin sa lahat ng oras at dapat natin gawin sa bawat oras na binibigay sa atin ng Panginoon. Tamang-tama ang kwento ni San Lorenzo Ruiz, tamang-tama sa 500 years of Christianity, tamang-tamang hamon sa atin. Saan ka man sulok ng mundo ngayon, ano man ang iyong ginagawa, bata ka man o matanda, tinatawag tayo patungo sa kabanalan. Holiness is for everyone. Holiness is done everywhere. Holiness is performed or pursued
every time. Katulad ni San Lorenzo Ruiz, nawa, tayo ay magsumikap, maging banal. Hindi kailangan dumanak ng dugo para maging banal. Kahit sa ordinaryong panahon, pagkakataon at pagpili, maaari tayong maging banal, maging tapat sa Panginoon. Sa ating hotline with the Lord, gusto kong pagdasal po yung mga OFW natin. Alam niyo po si San Lorenzo Ruiz po ay OFW din. Pinagdadasal po namin kayo, mami na mahal namin kapatid. Lala na po, wala po ay sa inyong bansa, sa inyong sariling bansa. Miss nyo na po inyong pamilya. Pero kahit po ang inyong ginagawang pagtatrabaho, ito po ay daan ng kabanalan. At pinagdadasal po namin kayo. Let me pray for you and let me pray over you. Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya ng isang santo na katulad ni San Lorenzo Ruiz. Isang sinasabi nilang accidental saint, pero alam namin Lord may dahilan ng lahat. At Lord, alam namin ang aming maminamahal ng OFW, mga nagtatrabaho sa ibang mga lugar, ibang bansa, may dahilan ba't sila nandyan? Hindi lang para alagaan ang pamilya, pero maging saksi din ng kabanalan. Maging banal at maging bayani, katulad ni San Lorenzo Ruiz. Lord, palakasin niyo po ang kanilang kalooban. Lord, tulungan niyo po sila sa kanilang pangailangan. Lord, tulungan niyo rin po silang labanan yung mga tukso at mga hirap na kanilang dinadaanan habang sila po ay nasa ibang lugar at ibang bansa. Bless niyo rin po yung family na pansamantalan lang iniwan at nawa Panginoon sa aming pagsaksi sa buhay. Everyone, every time, everywhere. Nawa matahak namin ang daan patungo sa kabanalan, pagiging tapat sa iyo. Hiniling na ito sa Ani Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa ating pagninilay sa araw na ito, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Muli, shoutout sa ating mga OFW, Overseas Filipino Workers, hindi lang po yung mga nagtatrabaho, pati na rin po yung mga nagmimisyon. Kasama din po sa ating panalangin yung mga Pilipino na ine-export na natin sa ibang bansa, mga pari, madre, brother, religyoso, para ipakilala ang pananampalataya. Muli, we are praying for you at nawa gabayan tayo lahat ni San Lorenzo Ruiz patungo kay Kristo. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire mga kapatid. God bless, and we'll see you soon.